alam ko every month kailangan kong magtago ng 250 para ma so parang ano na siya. Hello everyone! Hello! Welcome to our new episode. I don't know kung naririnig nila pero kasi umuulan. Oo nga eh. So anyway, since malapit na mag-Halloween. Halloween? Kala ko holiday. Oo, Halloween. Oo. Ang pag-usapan natin ay mga sinasabi nila paranormal. Yun daw yung pera na hindi mo alam na bigla na lang nawawala parang multo. Like what? Well, basically kasi ano ba itong mga to? Hindi nila tinatrack yung expenses nila. Which is normal. Ano yun? So, minsan, pagdating mo ng sweldo, hindi mo namamalayan. Ay, ubus na yung sweldo ko. Oh my God. Diba? Yun ang sinasabi nila. Paranormal. No? Paranormal. And siguro we can discuss one budgeting technique na na para sa akin na very useful, which is masyado ba itong ginagamit o hindi masyado? Hindi masyadong ginagamit, pero sa akin, gamit na gamit. Practical. Practical, which is... Sige, ano yung budgeting technique na yan? Well, sa akin, ano yung plotting yung mga important expenses mo. So, meron kang expense timeline. Expense timeline? Anong ginagawa ng plotting na expense? Oh, kasi syempre, of course, we have yung monthly bills natin, etc. But tubig, kuryente, school bus, ganyan. Pero yung mga normal, normal. Pero yung mga occasional expenses like yung mga registration ng kotse, yung pagbabayad ng ano ng real estate tax at the end of the month, yung amelyar. Tapos sabihin na natin pati yung ay mga bayad sa insurance na mga quarterly, mga ganun. Yun, pwede rin natin pwede din na ilagay yun. Tapos yung ano, yung mga gastos mo sa special location. So, like birthday ng anak or anniversary niyo mag-asawa. Christmas, mga ganun. And holiday expenses. Valentine's. Pwede, oo. Oh, so ito yung mga expense na hindi siya regular. Hindi regular, pero for sure dadating. Like tuition ng anak sa school, di ba? Nga. So sabi ko nga, I'm sure, I think nabanggit ko na dati na every year naman nag-enroll yung anak mo sa school. Pero bakit 2 to 3 months before the enrollment, doon ka pala nag-iipo ng pambayad ng tuition, di ba? Or magsa-salary loan. Oo, di ba? So, bakit hindi mo gawin na whole year ka nag-iipon for that? You know what? Yan ang ginagawa rin namin. Oo. Yung expected tuition fee namin. Kunwari, next year, 60,000 expected. Oo. 1 year prior pa lang, nagtatabi na ako ng 5,000. Oo. Para pagdating nung enrollment, may 60,000 na ako. Umakyat man, at least kunwari, umakyat ng 2,000, 3,000, konti na lang bubunuin ko. Yes. Kasi pag binangga ko yung sa isang buwang sahod, nako, patay. Ay, hirap, diba? So, sa akin, yung expense timeline ko. Expense timeline. Oo. Nasa isang Excel lang siya. Nakalista yung mga expected expenses. Okay. Ano yung date. Tapos magkano yung kailangan ko. Pwede ba per month? Kunwari, January, February, ganito. Yes, March. Kaya siya timeline. No? So, ito. For the next 2 to 3 years, medyo ganun. Okay. Tapos nakalagay doon, ang importante, yung amount na gusto kong ipunin for that. Bakit importante yung amount? Para meron kang target. Okay. Kasi you cannot hit a target that you cannot see. Parang yun. Lalim doon. Oo. So, For example, magkano ba car registration? Usually mga 3,000 pesos. 3,000. So ako, nagre-renew ng registration ng kotse. Okay, so 3,000 kada May. Oo. So, ano ginagawa mo? Pwede ko siyang i-divide into 12. Okay, kunin ko yung calculator ko. Oo. Oh, sige, 3,000 divided by 12. 250. So, alam ko, every month, kailangan kong magtago ng 250 para ma... So, parang ano na siya? Pera normal. Okay. So, ibig sabihin, para siyang prepaid. Oo. Prepaid car registration. Yes. Pero kasi, yun nga. Hinuhulugan mo na siya. Sa akin naman, instead isa pa lang yun. Oo. Pero kasi, di ba, marami kang expenses. Oo. So, ako,
okay, nag-iipon ako ng 250 a month para sa car registration. Hmm. What if isang buwan bigla akong nakahanap ng racket, kumita ako ng 3,000 pesos. Oh, anong gagawin mo? 250 pa rin. Hindi na. Pwede ko doon ngayon magiging useful expense timeline ko kasi yung 3,000 ko pwede ko ngayon siyang i-allocate doon sa mga upcoming expenses ko. So for example, gusto ko nang buuin yung ano ko, yung car registration ko. Mm. So ibubuhos ko na lahat doon yung sabi natin na naka 1,000 pesos na ako. 4 months na ako nag-iipon for the car registration. So yung 2,000 doon sa 3,000 na naracket ko, ilalagay ko na siya doon. So meron ngayon akong extra 1,000. Yung 1,000 extra 1,000, I can now put that doon sa budget, doon sa next expense ko. Kapag meron kang windfall. Oo. Pero ngayon, pag walang windfall, dire-diretso pa rin yung 250. Pero kasi ang maganda doon, yung 250 a month na sinisave ko para doon sa car registration ko, pwede ko na nga siya ngayong i-allocate sa ibang expense. So papaikutin mo na siya to other expense. So kasi nakakalito yan kapag puro sa utak tsaka lista-lista lang. So mas maganda meron kang Excel file or a timeline na ito yung mga binubuo mo. So siguro kunari May, tapos meron kang kunari January to December, tapos car registration 250, tapos kunwari driver's license renewal kung magkano siya per month, para nakikita mo siya na nabubuo. Oo. So ano siya, so hindi lang 250, kunari wala kang windfall, hindi lang 250 pinag-ipunan mo, kunari 250 plus kung magkano yung para sa driver's license renewal, real estate taxes, so patong-patong yung mga budget para sa bakasyon ng pamilya, yung mga forgive regalo, Christmas spending, etc. So kumbaga, tama ba na ang nangyayari is income less yun na, savings and expenses, tapos less 250 for registration, kasama na siya sa ano, sa expenses. Okay. Pero kasi sa akin mas na didirect mo yung pera mo kung saan pupunta. Right. Para hindi ka na si stress pag may biglang pagparating na yung expenses o saka ka maghahanap, no? Oo, magagalit. Tapos tsaka pagdating ng sweldo mo, since nababudget mo siya, na-allocate mo siya sa specific expenses. Oo. Hindi mo na tatanong sa sarili mo na saan napunta yung pera ko kasi alam mo kung saan pumunta. Oh. Diba? Sinave ko siya dito, Kumbaga para siyang prepaid. Oo. So, prepaid ka na. Hindi nga, yun nga, pera normal na bigla na nawawala yung sweldo, yung pera parang multo. No? So, para sa akin, it takes some time to get used to the process. Oo. Pero once na masanay sila, very useful siya, no? Saka sa bagay nga, no? Kung ibabangga mo lahat yun sa isang buwang sahod. Kunwari, Christmas gift na lang. Oo. Siguro mahina dyan yung 20,000 pesos, di ba? Or, alam mo yun. So, kumbaga, 1 year prior pa lang, pwede, or kunwari, nakakuha ka ng 13-month pay. Pwede mo nang hatiin yung 13-month pay sa mga, ano, no? Mga... Oo. Kasi, karamihan ng mga tao, pag nagkakaroon ng, yun, windfall, or dumating yung Christmas bonus, ang usually naiisip niyan, gastusin dun sa mga big ticket items. Oo, diba? Or bagong gadget. Yung mga wants kagad or luxuries, no? Or upgrade ako ng cellphone, etc. Pero at least ito, meron kang mas necessity na pwede mong pag-allocate. Kasi nga, nakalista. Hindi, nga, ano naman. You have a note, a mental, not just a mental note, but an actual list of expenses na pinag-iipunan mo. Which are needs. Oo, which are needs, no? Mga necessities or essential expenses. Tama nga naman. Magandang idea yan, ha? Sige nga. Okay, so I hope may natutunan kayo at hindi kayo natakot doon sa kulog. And, at alam nyo na kung anong gagawin sa pera ninyo, paano siya hati-hatiin, make it prepaid. Ayan. Pero paano, for example, pwede pa bang yung inipo mong pera, pwede pang i-invest yun? Depende kung long-term goal, no? Kung shorter, pwedeng mga conservative na lang. Oo, usually mga money market, low risk investments or even just time deposit or ano. Para at least. Basta important lang dito is ano. Sa akin kasi, pag buo na siya, dun muna siya mas maganda i-invest. Pero pag pinag-iipunan mo pa lang siya, i-save mo na lang muna sa savings account. Diba? Kasi parang ang hassle naman, no, nag-invest ka ng pa 200 pesos every month, di ba? So, ipunin mo na lang siya. Actually, ano siya eh, maganda siyang, nagiging magandang goal siya kasi
visually nakikita mo na ito yung pinag-iipunan mo. So pero kang meter lumalapit ka sa ano, lumalapit ka dun sa pinag-iipunan mo. Tsaka may sense of accomplishment pag nakikita mo na, ay yung vision ng anak ko for next year buo na. Oh. So at saka ang maganda rin sa approach na to, no. Hindi yung tipo, kasi pag hindi mo ginawa yun, ang mangyayari lang yan, nako, the first sign of sale, bibili ka ng bagong dami. Kasi siyempre sa banko, ang nakikita mo lang, yung total money mo. So, meron kang 100,000 sa savings account mo. Meron akong, ano ngayon, meron akong extra 2,000, buffet tayo. Oo. Not knowing na, after a few months time, eh, may babayaran kang so at least, renewal. Pwede mo siyang isave. Tapos yun nga, makita mo yung balance mo sa savings account, 100,000. It's so tempting to spend that. But if you have the expense timeline, alam mo na, ay, itong 100,000 na to, dito yan pupunta. So, hindi ko siya pwede galawin. Sige. So, I hope may natutunan kayo. Yes. And if you like this video, then please give it a thumbs up and share it to your friends. And subscribe also. And please don't forget to subscribe. Right? So, bye-bye. Bye-bye.